What's up mga singgit? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay share ko nga sa inyo ang aming pag-uwi sa Masbate, August 29, 2024. Ayan, sumisikat na ang araw dahil nandito na kami sa Karagatan. Galing po kami ng Piyudaran Albay at biyaheng Masbate. At ang sinasakyan po namin ay tracking na shipping, kung saan yung mga nakasakay dyan ay halos karamihan ay mga truck po siya. Mga produkto na dadalhin po sa aming lugar sa Masbate. At yun nga, galing Manila, yun, nakasakay ng bus. At syempre, pagdating nyo ng Pantalan, isasakay naman ang mga bus sa barko. Kung mabilis ang takbo, umaabot lang ng 4 hours ang biyahe. Pero dahil tracking po ang aming sinakyan, ayan, aabutin po siya ng almost 6 to 7 hours dahil mabagal lang naman ang kanyang takbo. Pero okay lang yan. Kahit na mabagal, ang importante is safe na makarating. So, ayun na nga po nagbibideo lang ako dyan sa dagat dahil alam niya naman, maganda talagang magmuni-muni sa Karagatan. By the way, apat nga po pala kami magkasama na umuwi. Kasama yung kaibigan kong si Ann at syempre yung kapatid ko dahil yun, umuwi kami dahil hatid namin ang kapatid ko dahil doon na siya mag-aaral. Ayan nga, yung kasama ko, oh. Seryoso po siya na nakatanaw sa Karagatan. Dahil pangalawang beses niya pa lang po na makakarating ng Masbate. Yung una niyang punta ay noong December 2017 pa. So, almost 6 years naman bago siya nakabalik. Ayan, yung mga tao, nakaganan talaga kapag nasa barko ka. At natatanaw mo na yung kabundukan. Tahimik lang at nagmumuni-muni. Iniisip kung anong mangyayari. Ganun talaga ang life. Diba? So, seryoso lang. And then, ayan na nga, natatanaw na namin ang probinsya ng Masbate. Medyo malapit na siya sa paningin, pero malayo pa talaga yan siya. Medyo ilang minutes pa bago kami makarating sa Mobo Port. Dahil doon po, mag-i-stop ang aming sinakyan na barko. Yun. At kanina pa pala nag-aantay ang mama ko doon sa bababaan namin dahil siya yung magsusundo sa kay Jojo. Dala niya yung motor. Yes, yung mama ko yung nag-drive ng motor. At susunduin niya yung kapatid ko dahil mahal kasi ang pamasahe mula doon papunta doon sa amin eh. Medyo malayo pa siya. At kami, ng kasama kong isa, ayun, mamamasahe na lang kami. So, medyo makakatipid na din kahit papano. Ayan, for the dagat muna tayo ang view. Ayan sila. Ayan, as usual, dagat-dagat pa din. Ang mga person. Fast forward, and nandito na kami sa aming munting bahay. Sa bahay pa ng aking mga magulang. Iyan, dami pong manok ang aking father. At itong isa pala ay yung nagbibidyo siya. Hindi ko alam na niguro paypay si Inday sa abuhan kay hindi man magsiga ang kalayo ah. Yan. Luto. Ganun talaga dito sa probinsya. Kahoy-kahoy lang. Tipid. At ayan, salitan kami. Siya naman ang pinapaypay ko para naman maranasan niya eh. Kaya hindi man magsiga ang kalayo.
Kunting paypay lang at sisiga din yan. At ayan, ganun talaga dito. Simpleng buhay, tahimik. Pero maraming chismosa. Yan yung papa ko, may daladalang mga kahoy. Yan, masipag kasi yan siya. Tuwing pupunta siya dun sa aming hayop, may dala talaga yan siyang kahoy pa uwi. At pagdating niya, yan, tiakin niya na agad yan. Yan, wala nang patumpik-tumpik. At syempre, yan, magulay tayo. Gulay-gulay muna tayo, mga uha, si Inday ng... Sabi ko, videohan mo naman ako. Wow! Yan, ang talbos. Yan, maraming tanim dyan ng mama kong gulay. May mga ano, ampalaya, talbos, sibuyas, alugbati, malunggay, amargoso, at yan yung sa unahan ay mga mais. Kaso kay inubos naman ng kambing yung mais, kain yung mga dahon. Ayun, nailunggo ka, day. Yan. Fresh talaga ang mga gulay dito. At syempre, makakatipid ka basta masipag ka lang magtanim. Kaysa Manila, lahat binibili. Diba? Fast forward, ipabalik na nga kami nito sa Manila. Saturday. At itong background or video na to eh kasalukuyang nasa Pedro and Albay ulit kami. Pero bad news, dahil hindi pa makasampa ang mga bus namin galing sa barko papunta sa Pantalan dahil masyado pong mababa ang tubig dagat at mag-aantay pa kami na tumaob ang tubig or umangat ba. Hindi yung barko ang tataob, ha. Kundi yung tubig. Ayan, masyado po siyang mababa. At ayan, yung mga pasahero, nag-aantay. Nandyan po yung mga bus namin sa loob. So, ano pa nga ba? Stranded muna kami ng ilang oras dito sa Pantalan. Mag-aantay pa kami na tumaas ang tubig dahil low tide. So, kailangan muna mag-high tide. Mangyayari yun kapag gabi na. So, ano pa nga ba? For the antay ang mga person, ayan, madami pong pasahero. Ang kasalukuyang nandito sa Pantalan ng Pedoran Albay. Diba? At ayan, gabi na nga, pero hindi pa rin kami nakakaalis sa Pedoran Albay. Dahil inaantay pa rin namin na makasampa ang mga bus sa Pantalan. Pero good news, dahil unti-unti na pong tumataas ang tubig at ilang sandali lang ay yun, makakasakay din kami at makakabiyahin na kami papunta ng Manila, pabalik ng Manila. So thank you.